premonisyon, isang antisipasyon o masamang pangitain na maaaring mangyari sa hinaharap. Maari na ito ay makuha sa isang panaginip kung saan ang panaginip na yon ay isa na palang babala ng isang masamang mangyayari sa hinaharap. Si Amanda Burney kasama ng kanyang kasintahan na si Ethan ay pinuntahan ang buyer ng lupang kanilang ibinibenta. Nang araw na yun, si Amanda ay hindi mapakali dahil sa isang panaginip ng nakaraang gabi kung saan sa kanyang panaginip ang mundo ay malapit ng magunaw. Ang takot na naramdaman sa panaginip o bangungot na yon ay hindi agad nawala at tila ba para sa kanya ay isang banta na mayroong masamang mangyayari sa hinaharap. At hindi nga siya nagkamali dahil ang kanilang pinuntahan ng araw na yon ang nagbigay ng kulay sa masamang pangitain na kanyang napanaginipan. Tara at ating buksan ang pahina ng krimen ng kaso ni Ethan Walton at Amanda Burney. Si Ethan James Walton ay ang panganay sa magkakapatid sa kanilang pamilya. Ayon sa mga kakilala, siya ay charming, humorous at may mahabagin na puso. Siya ay nakitaan ng natural na galing pagdating sa sports at naging isang all-rounder athlete. Minsan sa isang football game, si Ethan ay nagkaroon ng malaking pinsala sa tuhod. Ngunit sa kabila nito, ay pinilit niya pa din na ipagpatuloy ang laro. Matapos noon, nakasaklay bilang kanyang alalay, siya ay pumupunta pa din sa lahat ng kanilang practice at laro para ipakita sa kanyang mga teammates ang kanyang suporta. Bukod sa sports, siya ay magaling din sa music at drawing. Madaling pakisamahan at mayroon palaging nakahandang joke para sa mga kakilala at kaibigan. Yan si Ethan. Si Ethan ay nakilala naman si Amanda Burney. Sila ay naging magkaibigan at kalaunan ay naging magkasintahan. Sila ay mga teenager pa lamang nito, ngunit alam nila sa kanilang mga sarili na silang dalawa na ang para sa isa't isa. Bago graduate si Amanda ng high school, sila ay magkasintahan na ng nasa isa at kalahating taon at hindi din nagtagal ay tuluyan ang na-engage. Sila ay nagsama na sa isang bahay, nakasama ang ina ni Amanda at ang tanging bagay na lamang na kulang sa kanilang pagsasama ay ang panunumpa ng kanilang pag-ibig para sa isa't isa. Ngunit hindi na iyon nangyari. Umaga ng September 8, 2010, sina Ethan at Amanda na noon ay parehong 19 years old ay magkasabay na umalis para tumungo sa isang business meeting. Bilang paghahanda sa kanilang new beginning, ang ama ni Ethan ay nagbigay ng kapiraso ng kanilang lupa para ibenta at ng araw na yon, sina Ethan at Amanda ay tumungo sa kanilang buyer na si Glendon Carl Gocker. Si Glenn ay isang 39-year-old firewood business owner. Ang dalawa ay nagkakilala nang ang ama ni Ethan ay nagbenta ng ilang farming equipments kay Glenn. Ang cheque na ibinayad ni Glenn noon ay tumalbog, ngunit sa huli ay nabayaran din naman ito ang mga binili niyang equipments. Ang lupa na bibilhin ni Glenn ay may halaga na $30,000 at nang araw na yon, sina Ethan at Amanda ay pumunta sa bahay ni Glenn para sa pirmahan ng kontrata. Ang bahay ni Glenn ay nakatirik sa isang liblib na lugar at halos isang oras ang layo by car. Ang lugar ay puro kalupaan at bibihira ang building o kabahayan. Pagdating doon, dala ang kontrata. Si Ethan ay tumungo na at pumasok sa isang shed na sinasabing office ni Glenn. Si Amanda naman, bilang hindi naman kailangan ang kanyang presensya sa pirmahan, ay naiwan na lang sa sasakyan. Maya-maya pa, ang medyo nakakatulog na si Amanda ay nagulat nang nakarinig ng mga katok sa kanyang bintana.
Nang mag-angat siya ng tingin, ay nakita niya si Glenn at sinabi nito na kailangan niyang pumasok sa loob dahil ang kanyang presensya ay kailangan doon bilang isang witness sa kontrata. Dahil doon, si Amanda ay bumaba na ng sasakyan at tumungo na sa shed na sinundan ni Glenn. Pagpasok sa loob, isang tila malamig na hangin ang naramdaman ni Amanda sa kanyang katawan. Sa kanyang pagtingin sa paligid, ang kanyang nakita ay bundok-bundok na basura, malayo sa isang opisina. Mas lalo siyang nangilabot nang dumako ang kanyang mga mata sa sahig, kung saan isang walang malay at sugatan na si Ethan ang nakahandusay. Agad niyang narinig sa kanyang likuran na inilak ni Glenn ang pintuan at sa kanyang paglingon, isang baril ang hawak nito papalapit sa kanyang kinatatayuan. Sa paglapit ni Glenn kay Amanda, isang patalim ang inilabas nito at sinimula na sirain ang kanyang damit. Sinubukan nito na siya ay pagsamantalahan, ngunit hindi ito nagtagumpay. Hindi na kontento, ay pinilit na lang ni Glenn na puwersahin ang kanyang bibig. At matapos noon, may sako sa ulo at nakatape ang bibig, ay iniwan si Amanda na nakaposa sa isang poste sa may sulok. Matapos na marinig ang pagbukas at pagsara ng pintuan, tanda na si Glenn ay nakaalis, si Amanda ay sinubukan at tagumpay na natanggal ang busal sa bibig. Sinubukan niya na kuhanin ang atensyon ni Ethan, ngunit tanging ang malakas na paghilik lamang nito ang kanyang narinig. Dumating ang umaga at si Glenn ay muling bumalik para siya ay muling pagsamantalahan. At saka muling aalis at iiwang nakalak ang pintuan. Ang tanging tunog na naririnig ni Amanda sa paligid ay ang hilik at ungol ni Ethan sa malalim nitong pagtulog. Nakalaunan, matapos ng nasa 5 o 6 na oras ay mapapalitan ng katahimikan. Bagamat si Ethan ay hindi nakikita ni Amanda, alam niya sa kanyang sarili na ang kasintahan ay tuluyang pumanaw na. Hapon ng araw na yon, si Glenn ay dinala si Amanda sa kanyang bahay. Sa loob ng isang kwarto doon ay mayroong nakahanda na isang kama na may mga tali pa sa 4 na sulok. Habang si Amanda ay itinatali ni Glenn doon, dalawang mga maliliit na batang babae na nasa 3 o 4 na taong mga gulang ang kanyang nakita na sumisilip sa kanya. Nang nakita ni Glenn ang mga bata, ay sinabihan lang nito ang mga iyon na umalis bago pabalibag na isinara ang pintuan. Isang boses ng babae naman ang narinig ni Amanda na sinabihan si Glenn kung bakit kasi iniwan nito ang pinto nang nakabukas in the first place. Matapos na maisara ang pintuan, si Glenn ay sinabihan na ibebenta niya si Amanda bilang isang parausan. Sinabi ni Glenn na simula sa araw na yon, siya ay nakahandang gamitin ng kung sino-sinong mga customers hanggang sa dumating ang oras na kung wala na siyang pakinabang ay agad nitong tatapusin ang kanyang paghihirap. Sa kanyang pagkakapiring, narinig ni Amanda na si Glenn ay umalis na. Sa pagsara nito ng pintuan, ay narinig naman niya na inilak ni Glenn ang pinto sa labas. Ibig sabihin ay hindi ito ang unang pagkakataon na mayroong ikinulong ang mag-asawa sa kwarto na yon. Sinabi ni Amanda sa sarili na mas gugustuhin pa niyang mamatay kaysa gugulin ang maaaring natitira pa niyang oras sa nakaabang na paggamit sa kanya ni Glenn at na mga parokyano nito. Kaya sa isipin na ito, si Amanda ay nagsimulang planuhin ang kanyang pagtakas. Sa pagdaan ng mga minuto, sinikap ni Amanda na paluwagin ang kanyang pagkakatali. Sa pagdaan ng oras at habang iyon ay kanyang ginagawa, napansin niya na si Glenn ay chinecheck siya sa loob ng kwarto kada isang oras.
Ang obserbasyon na yon ay nakatulong, kaya kapag malapit na ang oras para i-check siya ni Glenn, siya muna ay hihinto sa kanyang ginagawa at kapag narinig na niya na ang pinto ay nailak na, ay sa kanya ipagpapatuloy ang naunsyaming ginagawa. Kalaunan, ang kanyang effort ay tuluyan ng nagbunga. Sa wakas ay tagumpay na niyang nakalas ang pagkakatali sa kanyang mga kamay. Para sigurado na ang kanyang effort ay hindi mapansin, kapag oras na para tignan siya ni Glenn, ay ipapaikot muli niya ang kanyang mga kamay sa tali at sa oras na si Glenn ay umalis, ang pagkakatali naman sa kanyang mga paa ang kanyang sinikap na tanggalin. Si Amanda ay maingat din na siniyasat ang kwarto na kinaroroonan. Nakita niya na sa mga dingding doon ay mayroong mga baril at patalim na maaari niyang gamitin sa kanyang tangka na pagtakas. Sa kabilang pader ay narinig niya si Glenn na kinausap ang babaeng kasama sa bahay kung saan sinabi ni Glenn na siya ay aalis muna at babalik din agad. Maya-maya pa, ang babae na sa kanyang tingin ay asawa ni Glenn ang pumasok sa kwarto para siya ay tignan. Matapos na makita ang walang saplot at sugatan na si Amanda sa kama, ang babae ay agad na umalis din. Taliwas kay Glenn na kada oras ang punta sa kwarto, ang babae ay chinecheck si Amanda kada kalahating oras. Hindi naman iyon malaking dagok na kay Amanda na sa mga oras na yon ay wala na sa pagkakatali at handang-handa na para lumaban para sa kanyang buhay. Ito na ang kanyang tamang pagkakataon at sa susunod na pagpasok ng babae sa kwarto ay ang tamang oras para isa-aksyon ang pagtakas. Dahan-dahan ay tinungo ni Amanda ang kinalalagyan ng mga baril para i-check kung iyon ay may bala. Nang makita na ang mga yun ay walang laman, agad siyang dumampot ng dalawang malaking patalim at pumwesto sa likod ng pintuan. Nakaabang sa susunod na iyon ay buksan. Nang ang babae ay pumasok na sa kwarto, si Amanda ay agad na sumugod. Bagamat buong lakas niyang sinubukan na iwas-iwas at ibaon ang patalim sa babae, nagawa pa din ito na makatakas at makalabas ng kwarto para iyon ay ilak. Si Amanda naman ay tumungo sa may bintana at buong lakas na iyon ay sinira, saka tumalon palabas at tumakbo sa gitna ng kadiliman. Hindi alintana ni Amanda ang kanyang mga sugat at ang tanging nasa isip ay ang makatakbo at makalayo sa lugar na yun. Maya-maya sa gitna ng kawalan, ilang putok ng baril ang narinig ni Amanda. Sa pagitan ng mga putok na yun ay ang sigaw naman ng babae na nagsasabi na siya ay nakatakas. Sa kanyang patuloy na pagtakbo, isang bahay ang nakita ni Amanda kung saan ang ilaw sa loob ay nakabukas pa. Nang makita na hindi nakalak ang pintuan, siya ay agad na pumasok doon at agad na nakaharap ang nagmamay-ari ng kabahayan. Ang babae na nakatira sa bahay na yon ay hindi makapaniwala sa nakitang ayos ni Amanda. Siya ay duguan at may hawak pa na patalim sa kanyang kamay. Gayunpaman, agad na ipinaliwanag ni Amanda ang lahat. At matapos na iyon ay marinig, ang babaeng may-ari ng bahay ay agad na kinuha ang telepono at tumawag sa mga otoridad. Amanda Burney, she says she was kidnapped by Glenn down here at the Woods place. Somebody is shooting. Maya-maya, ang dalawa ay nakarinig ng malalakas na mga katok sa pintuan. Dahil dito, ang babae ay itinago muna si Amanda sa isang closet bago lumabas at tignan kung sino ang isa pang uninvited na guest. Oh my God.
Ang kumatok sa pintuan ay walang iba kundi si Glenn. Kitang-kita sa itsura nito ang pagiging balisa. Tinanong ni Glenn kung mayroon ba siyang nakita na kakaiba ng gabing yon, kung saan sinabi naman ang babae na wala naman siyang nakita out of ordinary. Matapos noon ay umalis na si Glenn at nagpatuloy sa paglakad sa kung saan. Matapos ng ilang minuto, ang mga otoridad ay nakarating na sa bahay ng tumulong kay Amanda. Matapos marinig at makuha ang detalye ng nangyari kay Amanda, sila naman ay tumungo na sa bahay ni Glenn. Doon ay may nakita silang isang 55-gallon na drum kung saan sa loob ay naroon ang wala ng buhay na si Ethan. Ang kanyang cause of death matapos ng investigasyon ay blunt force trauma to the head at internal bleeding. Si Glenn Gooker ay agad na inaresto at kinasuhan ng first degree murder, kidnapping at ang kanyang asawa na si Michelle, na biological half-sister pa pala niya, ay inaresto din at kinasuhan ng kidnapping. Si Amanda ay agad na dinala sa ospital at kinuhana ng DNA sample kung saan ang nakuha sa kanya ay nagmatch pa sa isang biktima ng unsolved rape at murder noon. Sa imbestigasyon kay Glenn ng mga otoridad, nalaman na siya ay may mahabang listahan ng iba't ibang krimen na karamihan ay sex crimes. Agad naman siyang dinipensahan ng kanyang ina na si Penny at sinabi na ang nangyari kay Ethan ay self-defense lamang. Ayon kay Penny, isang araw matapos na dapat ay nagkapirmahan, si Glenn ay tumawag sa kanya para sabihin na sina Ethan at Amanda daw ay sinubukan na pagnakawan siya. Dahil daw doon ay napaslang niya si Ethan, itinali ng zip tie ang mga kamay at inilagay sa drum. Nang tanungin kung bakit nasa halip na tawagin ang mga otoridad, si Glenn ay nagawa pang itali at ilang beses na pagsamantalahan si Amanda, walang nasabing eksplanasyon si Penny. January 2013, nang ginawa ang paglilitis kay Glenn. Isang babae na galing Wisconsin kung saan siya dating nanirahan ang tumayo para isalaysay kung paano siya dinukot at pinagsamantalahan ni Glenn Nobyembre ng taong 1990. Ang DNA na nakuha noon ay nagmatch din kay Glenn. Ang partner naman na si Michelle ay nagtestify na never siyang naging willing sa kanilang relasyon at sinabi pa na isa din siya sa mga biktima. Bukod sa mga kasong naisampa na, ang dalawa ay sinampahan din ng kaso ng tungkol naman sa paggamit at pagbebenta ng droga. August 2013, nang ang 42 years old na si Glenn Gooker ay nag-plead ng guilty sa mga kaso na isinampa sa kanya. Siya ay nasentensyahan ng 4 life sentences plus 10 years in prison. Si Michelle naman ay nag-plead din ng guilty at nasentensyahan ng 20 years in prison. Sa kasalukuyan, si Michelle ay malaya na matapos mabigyan ng parol noong 2017. Si Glenn naman ay patuloy na nasa likod ng bilangguan at maaaring manatili na doon hanggang kanyang kamatayan. Si Amanda Burney ay nakakuha ng trabaho sa customer service. Siya ay isa ding motivational speaker at tagapagtaguyod ng mga karapatan ng mga biktima kung saan ay ginagamit niya ang kanyang social media accounts bilang isang platform para doon ibahagi ng mga biktima ang kanilang mga kwento. Bago isara ang ating paina, shoutout po sa ilan sa ating manonood. Salamat po!